DDS mga kabiyaya, eto na. Eto na ang reaction ni Holmes Pak sa pagkakabisto ng kabaliwan na pinaggagawa ng kanyang boss or kanyang iniidolo na si Ninyo Tae Barsaga. Eto, pakinggan natin. Tingnan natin kung maire-rebat niya ba yung mga pinagsasabi ni... yung mga ginawa ni Ninyo na kagaguhan. Tingnan natin kung ire-rebat niya ba. Tingnan natin, pakinggan natin. Hindi pala tingnan, pakinggan. Pakinggan natin kung ano ba talaga, kung ano yung ano niya, kung ano yung rebat nila dito. Panoorin natin, ha? O nga pala, bago lahat, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, no? At pa-share itong mga video natin para mawala itong mga ganitong mga vlogger sa social media. Try ko lang kung kaya kong patinuin itong mga ganito, ha? Kasi sa kabila, napatinu ko na, eh. So, try ko naman dito sa politics. Ayop, eh. Tigas na tigas yung pangama. Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po. Natin masyado lapit lahat. Ito na nga po. Nagsalita na po yung mga rallyista na sinasabing peke daw po, mga peking rallyista na na-interview ni Ninyo Barsaga. Yung pong na-interview po doon sa ayusin mo yung wifi mo! Naglalag ka na, oh! Sa Liwasang Bonifacio, doon po sa Maynila. So, ito pong rally na ito ay pinuntahan ni Ninyo Barsaga dahil po siya po ay kasama ng mga nagbabantay doon, siguro pinlap niya. Ngayon po, ito pong mga tao daw po na ito ay mga peking rallyista at mga binayaran lang daw po para magsalita. Yan po yung binalita ngayon nitong BZAR. So ngayon po, play po natin yung balita dahil para makita po ninyo yung alam na namin yan. Na balita dito. Alam ito na kasi alam niyo sa totoo lang, ito yung malungkot na katotohanan dito sa ating bansa. Okay. Basta mahirap ka, kayang-kaya kang hanapin kahit nasaan pa. Pero pag ikaw'y katulad ni Tibuloy na napakayaman, kayang-kaya mong magtago at hindi ka na makita. So, ano daw? Anong klaseng rebat yun? Pasimpati? Walang yung power. Marunong ka lang magpower effect ngayon, humpak. Walang nga naman yan, no? Hinahanapan ka namin ng magandang sagot mo dun sa mga ano, eh. Tapos sasabihin mo, iano mo, magpapower effect ka dyan na, hey, hindi kasi ito yung mahirap sa mga... Hey, hindi kasi ito yung mga mahirap sa ano, eh, sa Pilipina, eh. Pilipino. Oo, kapag mahirap ka... Madali kang hanapin. Hindi ka katulad ni Kibuloy na mayama, kaya mahirap hanapin. Ano? Anong klaseng dahilan yun? Itigilan nyo nga kami. Okay, tuloy natin. Po, panoorin natin. Pakinggan natin. Oo. Oh. Ito is parang sa rally, di ba? Yeah. Oo, oh, anong sabi? Hindi po, ililit ko lang pangalan ko. Opo. Kinuha kami dito sa mga kasamahan ko. Idol na idol mo si Ninyo, eh. Para siraan na yun. Pero wala naman ako pinatiran laban. Tos, hindi ko dahil papatulan to, eh. Binigyan ko yun yung pera. Sa totoo lang, mga ka-DDS, hindi ko dapat papatulan to, eh. Kasi alubog na channel nito, eh. Kaso, nakikita ko kasi mali. Kahit papano sa 100 na nanonood sa kanya, eh, na-impluensya niya ng kamalian yung mga tao, eh. Nagbabayaran na bumagkano sa kasahan, ganyan. Pagkiraan lang. Hindi niya ako nang dadahilan niya. Mag-iisip. Bukan na tigas pa nga, eh. Nagtingin sa cellphone. Tumingin sa cellphone. May pinakinggan. Voice over. Ganito sabihin mo, ha? Mag-iisip ko lang yung pangalan. Ayun na. Dapat
hindi ganun yung ginagawa nila para okay. Wala nang sabi eh. Oh. Isip, pero, isip, dali. Iba ko naman tinanggap yung pera na wala naman. Isip. May nagarito na kasi kami, wala naman yung mabahay. Siyempre, bilang kapag sa isang ini-enhance yung utak. Oh, isip. Ang dapat natin isip, isip. Yung nag-vlog. Oo. Wala. Wala pa rin mahanap na rebat. Natin yung pinakasasabihin niya rito. Wala. Ayan, magsasalita na tayo. Magsasalita na. Ay, tagal. Ayan, tagal mo yung rebat. Ang haba na nung pinanood mo, rebat mo na yan, no? Ay, inip kami. Thank you pala sa Pansit Canton. Sige, abang antay natin mong rumibat to, kumain muna tayo. Okay, sige. At least nalinis mo yung pangalan. Oh. Ilinisin natin yung pangalan. Lahat ng ano, talaga. Huwag niyo mas ganyan tayo. Tagal na rumibat. May inip ako eh. Ano kaya re-rebat nito? Ano ituro sila eh. Oo. Ano yung dadahilan niya rito? Idol na idol nito si Ninyo Barsaga eh. Akalain mo, yung sa Lord of the Ring na si Smeagol, tapos si yung kapatid ni Taguro nagsama sa isang community. Ang galing din ng ano no? Ang galing din ng ano no na pagsama silang lahat. Tagal no? Hindi isip niyo. Hindi yung kami lang maglilinis tapos siya rin salita. Okay na yan, malilinis natin yung pang dito. Sa lahat naman ng ano, sa lahat ng nagpupuso sa ano, social media. Huwag kang manirap puri sa akin kasi binayaran na kami. Okay, okay. Huwag kadali lang. Ano masasabi mo doon sa brand na mag-interview siya? Kaya papatumarap na sa akin dito para malaman din niya. Okay. Para magkuyog sila sa mga tao dito ang ginawa niya. So, kadali lang yun. Wala kayong passport para makita. Hindi po kasi dahil kasi yung pamilya. Ano kaya pangaramdam may ganyan kampis ngayon? Sorry. Tanggal ng rebat, no? Ano ba yan? Sisip, magpa-3 minutes na. Hindi mo kayang pagsiksikin sa utak mo lahat yan. Malinis yung gawain, hindi pala. Top 1, chat. Hello. Paring top 1. Oh, yung paring top. Delikado pala si Kuya Ninyo dun ngayon pumunta. Wow, Kuya Ninyo! Kukuyugin daw si Kuya Ninyo dun. Thank you. Oh, sa mga... Na-locate nila kung nasaan. Nakita nakaraang rally. Kaya neto kasi si Vegeta, si alias Vegeta, ang isa sa mga na-interview ni Kuya Ninyo Barsaga doon. Okay. Ito na yung rebat niya. Pakinggan natin. Kaya neto kasi ang system. Itong tao ano? Ito, na-locate nila kung nasaan. Nakita nila kung nasaan. Okay. Ngayon po, si Pastor Apollo Kibuloy, pinapasubwina na po ng Senado. Ang usapan, dun sa tao, anong irerebat mo dun sa mga sinabi nila? Hindi kay Kibuloy. Ano ba naman yan? Nagantay kami ng, kami tumalitang ha, tumalsik. Kitang-kita sa camera. Ayan, okay na. Nagantay kami ng matagal dito, tapos idadailan mo si Kibuloy. Nakisyong, ang bilis daw malocate ng mga tao. Malamang, kung si, yung baliw nga, nalocate yung mga tao eh, yung mga matitino pa kaya. Sipin mo nga yun. Si Ninyo Barsaga nga, nakita yung mga tao na yan eh, yung mga matitinong tao pa kaya. Hindi porket high-tech ang mga kagamitan ng mga alien, hindi na namin kaya ng mga tao. Thank you very much. Ano daw? Ano yung napindot mo?
Visit na to. Hindi. Lokay tao, si Kikibuloy. Ba't Kikibuloy kayo na ka na? Bubulol na ako eh. Gigigil ako eh. Ba't na Kikibuloy? Yung sinasabi namin, paano mo may re-rebat yung mga pagkagaguhan ni kuya ninyo mo? Kuya eh, no? Bata pa ba tao? Ako 30 years old ako, 1993 ako pinanganak. Kuya niya si Ninyo, parang magkakamukha lang. Sorry. Magkakaedad lang sila. Queen na ng Kongreso. Tapos ay wanted ako sa FBI. Diba? So ngayon, ito po yung katibaya na kapag ikaw mahirap, nakatira ka sa karito. Wala ka sariling bahay. No daw! No, layo lang po na. Mahirap, madadamay, mahirap dyan. Ha? Ang galing, kahit talaga mali, pinagtatakpan nyo eh, no? Palibasa, pinapakinabangan nyo si Ninyo Barsaga eh. Palibasa, naikinabang ka sa mga video niya eh, no? Ang galing mo rin eh. Masyado kang halata, Dudong. Oo, magbago-bago ka ba? Ang hirap sa ano kasi mahirap. Anong? What the? Anong connect nun? Kaya kang hanapin. Oh. Napakadali. Oh. Napakadali. Nakita nila, na-locate nila. Mm. So kaya itong mga taong to, oh, wala po itong kahit anuman lang na protection sa kanilang mga sarili. Shit! Anong gagawin? Anong protection pinagsasabi mo? Inaantay namin yung sagot mo sa ginawa ni Ninyo Barsaga. Tsaka ito, kasalanan ni Ninyo Barsaga ay kasi sinasabi niya na babas kaya wala daw protection yung mahihirap. Nakatulad daw nun. Baka yun ang ano niya eh. Yan, ano ko na, ako na mismo nagsabi. Hirap ka na eh. No, ako na mismo magsabi, hirap na hirap ka na. Ngayon, yung sinasabi niya na protection, eh dapat sisihin mo si Ninyo dyan. Eh kung hindi dahil kay Ninyo, hindi mababas yung mga taong yan. Ba't dinadamit mo si Kibuloy? Anong kinalaman ni Kibuloy sa pagbayad ni Ninyo Barsaga sa mga tao para sirain yung ano, pagkataon ni Kibuloy? Ha? Ah. Anak ng teting kayo, mga vlogger kayo, magre-rebat na lang nga kayo, mag-ano na lang kayo, wala, mali-mali pa. Tapos, ito, ay na-interview. Kahin ako, istorbo kayo. DZAR, para po, linisin daw yung pangalan. Ngayon, paano kami maniniwala na dito, sa interview na to, ay wala rin nagmanipula dito sa mga taong to? Paano kami Bago mo problemahin yun, i-rebat nyo muna yung ginawa ni Ninyo Barsaga. Oh, ay nako, delikado ka dyan. Ano bang report yun? DC ano yun? Naku po, baka sumama ka kay Ninyo, kay Kuya Ninyo mo. Pagbibintang yung ginagawa mo. Nasabi mo na ang pinupunto mo na na may ginawa rin kababalaghan yung nag-interview dun sa mga tao. Sa madaling salita, binayaran din, ganun ba? Naku po, delikado ka dyan, Holmes. Delikado ka dyan, Holmes. Dandaan ka sa pananalita mo. Oo, delikado ka dyan. Naku, galit sila boxer sa mga humpakampis niya. Patigas daw suntukin yan. Oo. Matigas daw suntukin yan, Holmes. Oo, ako ilang beses na rin ako nakasapak ng ganyan eh. Sakit niya eh. Sa buto, yung puro butong mukha. Mas okay pa yung mga malalaki. Yung mga medyo malaman-laman dito yung leg. Pero yung ganyan, ang hirap niyan. Masakit sa kamay yan. Kaya nga, pakad yan eh. Kaya wasak yan eh. May sugat-sugat yan eh. Dahil dyan sa mga ganyang katitigas ang pangay.
wala na itong mga tao ito ay hindi ninyo pinilit o hindi ninyo kinausap din para magsalita laban kay Ninyo Barsaga. Tayo nang nakakampas ko yung cellphone ko. Ito, sila yung mga bayaran. Pera-pera lang. Diba? So, walang kredibilidad na itong mga tao ito. Ah, dun sa kay Kuya, kay alias Vegeta, wala daw ko yung kredibilidad. Oh, another pagbibintang panghahamak, cyber. Oo, nako, delikado ka dyan, Holmes. Delikado ka dyan, Holmes. Maaring, ha, maaari, na tama yung sinasabi nila. Pero, paano ngayon tatayo ang mga salita nito mga tao to? Paano magkakaroon ng paninindigan at magkakaroon ng kredibilidad? Anong pagsasabi mo? Tatayo, kredibilidad. Magkakaroon ng ano daw? Pag ganito mga vlogger mo ninyo, ang hirap mag-explain. Pwede naman kasi isang ano lang eh, ba't tayo pang pasikoy-sikoy? Kasi pag paligoy-ligoy, sikoy-sikoy tuloy. Kanilang mga salita, kung sila mismo yung umaamin na pera-pera lamang. Ano? Habang nag-abot ng pera dito ngayon. Kasi kung kay Kuya Ninyo Barsaga sa 100,000, eh paano kung abutan mo lang pala ito ng 200,000, pwede na palang bumaliktad ito. Abutan mo lang pala. So ibig sabihin, inamin mo rin talaga. Yan ang gusto ko sa'yo marinig eh. Yan ang gusto ko sa'yong marinig. Pambansang Homes. Hum. Pambansang Homes. Yan ang gusto ko sa'yo, Homes. Umamin. At least, sinabi mo rin, yan, only one ago. Pahingan mo, ha? Ito ngayon, kasi kung kay Kuya Ninyo Barsaga daw, 100,000. Eh, paano kung abutan mo lang pala ito ng 200,000, pwede na palang bumaligtad ito. Oh, ibig sabihin, nabin mo rin. Palakpakan. Okay, tapos na tayo sa'yo. Dahil wala ka namang kwenta. Pinagsasabi mo, connected, layo ng connected na ano, pinagsasabi nito. Ito, dito tayo. Saan na yung video na yun? Yung nakita ko dito yung video. Ah, nawala pa ata. Naku, nabura ko nga ata. Ito. Naku, ito. May ganit. Ah, Ninyo, sa lahat ng ginawa mo dito, re-rebat ko to sa'yo lahat. At ito rin yung patama sa mga ginagawa mo sa mga Duterte, ha? Sa mga isa, may mga nagpaparatang sa akin dyan, balinding na daw ako, bumaliktad na daw ako. Hindi pa ako bumabaliktad, mga kaibigan. Hindi pa ako bumabaliktad. Para po sa kalinawan, itong putang ina itong si Banat Bay na sinasabing tao na daw ako ng Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo? Purke ba ako pinupuri kayo, Speaker Romualdez? Purke ba? Pinupuri ko ang Malacanang ngayon, ang Pangulong BBM? Eh, masasabi na bang Marcos vlogger na ako? No! Ang linaw na sinabi ni dating Pangulong Duterte. Diba? Ang linaw na sinabi niya. Pagkababa niya sa Malacanang, pagkaalis niya sa Malacanang, bilang Pangulo ng Republika ng Bansa, tumuloy si dating Pangulong Duterte sa isang hotel dyan sa Makate at nag-lunch at nagkaroon ng pagkakataon na in-interview siya. At meron siyang panawagan na tulungan, suportahan ang bagong administrasyon. Diba? Sinabi ni dating Pangulong Duterte yan. At sinabi niya yon. Pero wala siyang sinabi na mumurahin mo na siya ngayon. Entiendes? At wala rin sinabi si former President Duterte na balahurahin mo sila. Wala silang sinabing ganun, ha? Ngayon, paano ba namin nasabi na bumaliktad ka na nga? Ha?
E ultimong baha sa Dabo, pinoproblema mo. Sinisisi mo kay Basti Duterte. Anong gusto mo, higupin ni Basti yun? Kasi buga dyan sa kondo mo? Libasan, laway na laway ka lang kay Basti. Excuse me. Sarap kumain pag busog mo. May laman utap. Pero kasi magkakakain kasi kayo. Hoy ninyo, magkakakain nga kasi. Hindi yung ano, hindi yung puro na lang hangin laman ng utak mo eh. Tignan mo, pag inaabot ka, pinagtitripan mo ang Duterte. Pag nagpagtamang lobat ka na, Duterte pinagtitripan mo. Tutulog ka kasi, magkakain ka rin. Ako kahit panay live ko, panay vlog ko, kumakain ako kahit naka-vlog ako, nakita mo naman, diba? At ganun. Ganun dapat ninyo. Para hindi ka abutin. Tapos sinumin mo yung gamot mo sa tamang oras. Tagal ah. Sana? Wala. Ma, ako'y hindi Marcos supporter. Hindi po ako nangampanya kay Pangulong Marcos. Isko Moreno ang akin dinala noong 2022. Election, tandaan nyo yan. Alam ko naman. Alam naman namin ninyo. Manahimik ka muna. Alam namin ninyo na si Isko Moreno ang dinala mo at ang kinampanya mo. Pero nung wala ka nang mahita kay Isko, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Tanda mo, binalita ka. Baka sabihin mo na naman wala namang pruweba. Tanda mo, TV Patrol pa nagbalita sa'yo. At ang bansag sa'yo, boy mura. Sayang nga eh. Kung nandun ako, kung ako yung reporter, hindi yun ang ibabansag ko sa'yo. Kung hindi roll on, nabuhay. Boy tae. Putis. Yung na lang sabihin ba, may kumakain dyan. Vice President, ay si Sara. Hindi si Willie Ong. Now, what? Ano ang sinabi ni dating Manila Mayor Isko Moreno? Tulungan natin, irespeto ang bagong Pangulo at tulungan. Irespeto ang bagong Pangulo at irespeto mo rin ang Vice Presidente. Tanda ko yun eh. Kahit hindi ako Isko niyan, tanda ko yun. Pero anong ginagawa mo? Ba't mo binabalahura ngayon? Aber? Ba't mo binabalahura ngayon? Kasi wala kang na putot. Kasi alam mo, dito sa partido ni Duterte, hindi uso dito yung pera-pera. Kasi nga, ikaw yung vlogger na kung saan kikita, dun ka. Diba? Ang ina yun. Dati ka lang tigatulak ng wheelchair sa Quiapo't may yung wheelchair na yun may bulag na matanda. Kaya nag-level up ka na. Parang parot na tigatulak ng babae dun dati sa Pasig ah. Kaya yung naging gulat nga ako sa'yo, naging vlogger ka na eh. Para sa pagkakaisa ng bansa. Di ba? Yan ang sinabi ni Isko Moreno. Ngayon mo ba? Uulitin ko. Okay. Ako'y supporter ni dating Pangulong Duterte. Ah. At kinampanya ko si Mayor Isko Moreno noong 2022. Oh, sabi mo, dati kang supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang kinampanya mo si Isko Moreno. Hindi ba limbing ka? So ibig sabihin, ang nangyari, nagmatsyag ka muna. No, ganun. Nagmatsyag ka, ganun, no? So alam mo na tagilid na kay Duterte, lumilipat ka ng konti kay Isko. Tapos nung alam mong tagilid na rin si Isko at wala kang mahihita sa kanya na hayop ka, lumipat ka. Binabaratan mo ngayon ng mga Duterte at lumipat ka sa BBM. Doon sa pagsuporta mo kay BBM, wala namang problema eh. Tsaka doon kay Romualdez, wala rin akong pakialam doon. Ang akin lang, huwag mo mumurahin si Duterte dahil pinakinabangan mo yan. Isang ngipin mo ang tumubo dyan.
Pero bilib ako at ngipin mo, may social distancing ha. Lagyan mo kayo ng vibe-wire yan. Aral mo may brace. Hindi pwede sa kanya yung brace na yung nakikita natin ngayon. Hindi pwede yun. Saka yung bago ay. Ano no? Pag sumubo yun. Paglabas ng hakdog, dug, ay naku, wasak. Babwire ba naman yung brace eh? Diba? Hmm. Now, bilang supporter ng dalawa, sinunod ko ang advice ng dalawa. Natulungan, suportahan ang administrasyon. Masama ba maging masunurin ang isang supporter na alam ko naman na para sa ikabubuti ng sarili ko at ng sarili ng bawat namamayampit. Ng sarili ko? Ah, galit po ba? Alam ko naman na matutulungan ng sarili ko. Laglag mo rin sarili mo. Ulitin natin ha. Wala. Ayaw. Ayaw mapindot. Punta na, nag-stuck na yung mukha mong hype ko. Administrasyon. Masama ba maging masunurin ang isang supporter na alam ko naman na para sa ikabubuti ng sarili ko at ng sarili. Alam ko naman na makakabuti sa sarili ko. Dahil dito sa pagsusupport ko sa kanila ay may maihita na ako. Dahil dito sa pagsupport nila ay may pera ako. Dahil tinutulungan nila ako. At dahil kay Rodrigo Duterte at sa mga Duterte, wala akong mahita. At lalong-lalo na kay Isko Moreno na alam nga na sinabi pa nga ni Banatbay na napakakuripot niyan. So dahil wala akong mahita sa kanila, kaya ngayon minumura at winawalang niya ako na sila. Ganun ba? Okay. Bawat namamayang Pilipino, masama bang sumunod sa ganun? Na maganda naman ang sinasabi nung kandidato mo? Yung ba'y maitatawag na pambabalimbing? Sa isang tanga, sa isang bobo. Oh, back to you. Di daw balimbing yun. Walang niya eh. Tignan mo ha. Sinusuportahan mo si Duterte. Tapos lumipat ka kay Isko. Tapos ngayon, BBM ka na. What? Yan! Oh, ngayon, paano mo mapapatunayan na hindi ka balimbing dun sa mga sinabi mo? Eh, Rosengi. Yung ultimong sinasabi nyo sa mga yung ultimong paliwanag nyo para dyan sa mga basher nyo na hindi nga ikaw balimbing at hindi kang bayaran na vlogger, eh bumabalik lang din sa inyo. Kung ano yung sinabi nyo, yun din yung sagot dun sa sinasabi nyo. Gets nyo ba? Hindi ko na-gets yun ah. Isasalita ka na hindi ka balimbing. Pero bumabalik lang din sa'yo lahat ng mga sinabi mo, back to you. Diba? Nagba-backfire. Eh, doon pa lang eh, sa sinabi mo, supporter ka ni Duterte. Pero kinampanya mo, si Isko, anong tawag doon? Hindi ba balimbing tawag doon? Hindi ba balimbing tawag doon? Yun ang sasabihin. At nasa Biblia rin. Biblia? Igalang, irrespeto ang namumuno sa bawat. Wala ba sa, babasa ng Biblia ang alien? What? What? Ibabasa ng Biblia ang alien? Oh my God. Akalain mo na marunong nga pa pala niyan? Sabi ko sa inyo eh, hindi lahat ng palasimba tao eh. Ibabasa ka pala niyan? Hindi mo kami in-inform, girl. Walang niya na to. May pa Biblia, Biblia. Anong kinalaman ng Biblia dyan sa kagaguhan mo? Bakit nasa Biblia ba na may suportahan kang politiko? Ha? Meron ba nakasulat dyan sa Biblia na suportahan ng politiko? Alam dyan sa Biblia, suportahan mo yung namumuno. Na alam mong maayos. Hindi ako nagbabasa ng Biblia pero alam ko yung nakasulat dyan sa sinasabi mo. Ayun yung ibig sabihin doon. Hindi yung suportahan mo, yung namumuno, na mali na yung ginagawa. Meron dyan, alam ko, nakalagay na maayos.
na maayos. Bayan o nasyon. Nasa Biblia yan. Igalang e respeto ang namumuno sa bawat bayan o nasyon. Nasa Biblia yan. Sa pag... Ano daw? Wala akong nakitang ganun. Nasyon sa bayan. Ang sabi lang dyan, igalang mo at irespeto mo, igalang mo, irespeto mo ang namumuyo. Ang namumuyo. Ang namumuno kung nasa ayos. Kung nasa ayos. Sapagkat kapag ito ay mali, hindi mo dapat sa ngayunan yan. Ano bang, malalim na Tagalog yun eh, pero ganun din yung meaning sa ngayunan, no? Ay, naku ninyo, may pa-biblia-biblia ka pa, mali-mali ka pa. Ano, nagtataka ako dito sa mga vlogger na to? May mga script-script na kayo, mali-mali pa yung ginagawa nyo. Okay. Sila'y hinirang ko para mamuno sa ating bayan. Ngayon, kung may pagkakamaliman at nag-aaway ang dalawang ating pangulo at ang kasalukuyang pangulo ng ating bansa na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at kung may mga nasasabi man si dating Pangulong Duterte, wala akong pakialam ron. Wala tayong pakialam mamamayan doon. Diba? Wala tayong pakialam. Wala daw tayong pakialam. May ano itong sinabi mo? Oo, si. Ano itong sinabi mo? Sabi mo, wala daw pakialam tayong mamamayan sa mga sinasabi ni former President Rodrigo Duterte at sa ano? At sa sinasabi din daw ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos. Bakit? Ano itong sinabi mo na to? Ano to? Pangit. Sagwa nga ng mukha mo rito eh. Ano itong sinabi mo? Ang pundo na napunta sa iyo para sa mga kababayan mo, para sa mga kadistrito mo, saan po napunta? Pwede po bang paki-explain? Congressman Paulo Duterte, yun ang gusto namin malaman. Saan napunta ang nakuhang umaabot di umano ng 30 billion dagdag budget noong 2020 hanggang 2023? At ang nakakapag... Akala ko ba wala kang pakialam? Dahil isa ka lang ano, mamamayan. Bakit tinatanong mo kay Pulong, kay Paulo, kay Paulo Duterte o kay Pulong Duterte yan? Ba't mo tinatanong? Tsaka sino ka para sagutin? Senator ka ba? Ikaw ba ang pinakamataas na nakaupo sa gobyerno? Sino ka? Who are you? Isa ka lang ipot. Sino ka? Sino ka para sagutin? Yan yung sinasabi ko sa'yo, lahat ng mga sinasabi mo sa ibang mga video mo, may ano rin, ikaw rin yung nasasapul. Ayan, liwanag oh. Pindot ah. Magla-laptop na nga ako. Dito, mga kaibigan, ang Davao City ay lubog sa baha. Kung ano-anong sakuna, mayroon mga landslide. Saan napunta? Ang gusto namin malaman dito, ako bilang isang taxpayer, bilang isang simpleng mamamayang Pilipino. Ano daw siya? Congressman Paulo, ipaliwanag mo ng mabuti yung isa-isa. Yung isa-isa. Hindi yung magpapaliwanag ka, nagginagantihan ka. No! Isang na bullshit kung ganyan ang sasabihin mo. Bullshit ka rin. Ang gusto ko narinig bilang isang simpleng mamamayan, dito napunta ang pera, dito napunta ang kusing, dito napunta sa mga proyekto. Ito ah, ano bang pinakamayaman na lugar sa Pilipinas? Alos lahat naman dito binabaha. Ba't parang big deal sa'yo yung pagbaha? Tapos tsaka mo ikinokonik yung 51 billion na pinagsasabi mong yan. Tsaka sa'yo ano ka para sagutin ka ni Pulong? Anong karapatan mo?
Anong sabi mo? Tax payer? Ano? Player ka? Nagbabayad ka ng tax? Yan! Babayad ka ng tax? Mutanong business mo para magbayad ka ng tax? Ah, sa YouTube? Oo. Oh. Hindi ka naman nagbabayad ng tax. Hindi ka naman sumasahod dyan. Anong sayo sa akin? Tax player ka? Ha? Ano? Ano? Lahat na lang porket nagbabayad ka ng tax sa Pilipinas to porket na porket pera ng porket may ambag ka. Pati yung baha, pati yung ano 51 billion na susumbat mo. Bubuli ano mo, sisi ano mo, bubusisi ano mo? Tag dito. Inuungkat mo. So anong business mo? Parang big deal na big deal sa iyo ah. Malaki ba na wala ang pera sa iyo? Tsaka hindi ka naman tiga rito sa mundo ah. Alien ka. So anong sinasabi mo binabayaran mong tax? Tax player. Lol. Tox mo yung sasabi mo. Hindi ka nga ata kumakain eh. Ilabas ang resibo. Ika nga, parang si Mayor Isko Moreno. Ayan na. Lahat ng project niya sa Quezon, Manila, nung siya ang mayor, may resibo. May ipinapakita siya. Ito ang pondo, ito ang nilaanan namin, at nakikita namin in Metro Manila. Pag dumadayo ako ng Metro Manila, nakita ko yung mga ginawa ni Mayor Isko. Pero bakit walang nagre-reklamo na tiga kung saan man namumuno si Pulong Duterte ngayon? Bakit itong hindi naman natin to kadugo, hindi nga natin to kababayan dahil hindi naman tao? Ba't ito yung reklamo ng reklamo? No? Ba't ito yung reklamo ng reklamo? Ano bang ambag mo rito sa Pinas? Anong ambag mo rito sa Pinas? Bumalik ka na lang dun sa Mars. Oo, oh, andun yung mga kalahi mo. Magkakaisang mukha kayo. Huwag ka dito. Ninyo, maawa ka. Pag napagtripan ka ng mga tambay, nako, kawawa ka. Oo. Oh, alam nyo, ako matagal na akong gustong-gusto makakita ng Eli. Hindi ko lang alam. Hindi ko alam, nasa social media lang pala. Vlogger pa. Tsaka pinakamaganda rito, talagang ano, matatas yung pananalita niya ng Tagalog. Hindi ko ano yun, ang tagal-tagal kong naging ano ng mga alien-alien na yun pala, nandito lang pala sa politics issue. Nandito lang pala sa politics world. Diba? Palain mo yun. Dati sa libro lang kita napapanood, ngayon binabanatan mo ng mga Duterte. Pangkinang mukha yun, parang dinrowing eh, no? Diba na nga? Tama na nga yun. Wala daw, hindi naman daw siya ano kasi isang simple lang naman daw siyang mamayan. Wala daw tayong pakialam sa mga issue nila. Yan yung sinasabi mo. Ayan ako talaga. So yun lang no, mga kabiyaya. Wala. Akala ko may mga magagandang rebat tong mga vlogger ni ninyo. Wala rin. Si Humpak, wala din. Si Elian, wala din. Pero mga saling may rebat nila ng maayos, wag tayo mawala ng pag-asa. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat po mga kabiyaya, mga ka-DDS dyan. At syempre, alam nyo na yung gagawin nyo. Comment lang kayo dyan at don't forget to like, share. Comment and subscribe sa ating YouTube channel. At pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi dyan. And God bless and peace and bye-bye. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. JD Barra TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema. Kapag siya ang napanood, ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan.